feeling ko na po ngayon ang ating mga panauhin, si Janine Dalaga na, no? Si Janine Chelsea Namit. Opo. Happy healing morning! Happy healing morning po. Ay, lumaki na siya, no? Opo. At ang kanyang katabi ay ang kanyang very loving Lola, Lola. Si Lola Violeta. Happy healing morning po. Happy healing, Doktora. Parang kailan lang nung naging guest ko po ang maglolang ito sa aking radio program sa Radyo 5, no? Sunday yon sa Hiling Linggo. At that was 3 years ago. Yes. Opo. 2013, more than 3 years ago na, no? Kasi 2017 na ngayon. At naging panauhin po namin ang maglola dahil sa mabilis na pag-improve ng kondisyon ng binte ni Janine, no? Opo. At ngayon, wow legs na siya. At 16 years old na po siya. 13 years old siya nung una nag-guest sa radio. At ngayon may hiling-galing sa TV na. Pero maganda itong opportunity, Lola Violeta, na may kwento muna natin, no, ang pinagdaanan ni Janine nung nagsimulang nagka-problema. At dahil ikaw na ang lonay, lola na, nanay pa ni Janine, ikwento niyo po paano nagsimula yung problema sa binti ni Janine. Nagsimula po yan, nagkaroon po siya lagi ng infection. Yung UTI muna niya? Po. Opo. Okay. Pagkatapos po, hindi na po naalis yung joint pain niya. Sandali, balikan natin yung UTI na napagaling din ng hiling-galing, di ba? Pero dati ba hindi ka masipag uminom ng tubig? Hindi po masyado. Panay soft drinks. Panay soft drinks dati. Pero hindi ka naman nagpipigil sa pag-ihi dati? Hindi po. Okay. Yun lang kakulangan ng tubig talaga, no? Tapos, hindi niyo po ba pinagamot yung UTI niya? Ano nga po, halos buwan-buwan nasa ospital kami. Ah, ganun ba? Opo. Dahil sa UTI? Opo. Sa UTI po and joint pain. Okay, joint pain. Meron hindi pa po dito masyado. Dito sa tuhod? Ah, yes po. Okay. Ang sabi po ng doktor, binigyan kami ng gamot, then come back after consuming yung 15, after maubos yung tableta. Pero that time po, pantay pa ang binti ni Janine. Medyo nagkakaproblema. Nagkakaproblema na po. Anong napapansin mong problema, Janine? Yung ano po, para pong mas lumalaki yung dito ko sa kaliwa. Mas humahaba ang kaliwa mong binti. Opo. So, parang maika-ika ka nang maglakad noon. Hindi naman po. Pantay pa rin po, pero parang nahihirapan po ako. Nahihirapan. At mas masakit ba yung kaliwa mong tuhod? Opo. Pero yung kanan, sumasakit din dati. Opo. Ayun. Ngayon, yung UTI ba niya, tuloy-tuloy na nag-progress? Ay, ngayon po, hindi na. Oo, oh, hindi. Bago tayo magkakilala sa hiling-galing, tuloy-tuloy siya dati. Tuloy-tuloy po. After a month, then mawawala. A week lang, then babalik na naman. Kasi tinuruan ka ba ng doktor na, o in-advise ka ba na uminom ng maraming tubig? In-advise po. Pero hindi ka sumunod. Ay, nako! Matigas po ulo niya. Matigas ang ulo. Okay. So, ngayon, pagdating po sa ospital at nakita naman na bakit mas mahaba ang kaliwang binti ni Janine kesa dun sa kanan, ano po ang sinabi ng doktor? So, tinala niyo na kasi sa ospital, di ba? Okay. Bumalik din po kami, kinukomplain ko, Dok, ba't ganun pabalik-balik ang infection niya? Mm-mm. Sabi niya, at saka pirmi siyang may lagnat. Sabi ko gano'n. Kasabay po ng infection. Okay. Sabi po ng doktor, baka mapopolyo yan. Sabi niya pong gano'n. After naggamot nila. Tabletas po ang binibigay. Tabletas po, yung antibiotic. Then, yung gamot sa lagnat po. Patuloy ko rin pong binibigay. Hindi, bumababa naman ang lagnat. Bumababa, bumabalik rin po. Uh-huh. So, after that po, sabi ng ospital, lalagyan natin ng brace kasi napansin na po nila na hindi na pantay. Hindi na pantay. Opo. Ang binte. Oo. So after that, sabi ko, Dok, magkano po yung brace? Sabi niya, magandahan ng 25,000. Okay. Para sa dalawang binte? Opo. Opo. Okay. Di sinunod ko rin po yan sa pagkakaano kung gumaling siya. Opo. At magpantay yung paa niya. Opo. Kababalik po namin, hindi rin naman po nagpantay. Ayaw na po niyang isuot yan. Yung brace. Habang suot mo yung brace, masakit ka ba po. Masakit pa din. Opo, nahirapan din po ako. Nahirapan po lalo siya.
Hindi kasi ka kuminawa. Hindi po eh, kasi po mabigat po siya pag naglalakad din. Mas nahihirapan ka kumakal. Opo. Oh, okay. So, sinabi niyo sa doktor, eh ayaw na pong gamitin ng apo ko itong ano, braces. Umano na rin po kami ng pagpapa-opera, pagpapaputol. Kasi sabi umayag niya... Umayag na sana kayo. Bakit daw po puputulin ang paan niya? Hindi nga po daw pantay na yung buto. Kasi lumalabas po, mas maglaki yung kaliwa. So puputulan ang kaliwa? Puputulan para magpantay. Mm-hmm. So pumayag na kayo noon? Hindi naputulan. Po. Sabi ko pag-iisipan ko po. Kasi okay. Sabi niya, magkano naman po doktor ang hihahanda namin? Kalahating milyon. Doon sa tornilyo, ikakabit nila. And after a month, tatanggalin po rin nila. Uh-huh. So, tinanong ko po si Janine, payag ka ba? Mm-hmm. Sabi niya. Ayoko. Paano yun, Lola? Mm-hmm. Di mararatay ako dyan sa ganyang ospital. Tapos, nakahubo, nakahubad. Hindi ako makakalakan. Na-anticipate na kagad ng bata. Sabi ko, sige, tsaka isa pa, wala naman tayong pagkukunan ng pera. Opo. May nakapagsabi po sa akin na kaibigan kong matali, si Cathy. Hoy, Bioli, sabi niya, meron akong magaling na gamot, hiling-galing. Sabi ko, saan mo narinig yun? Sa radyo. Sa radyo sinig. Opo, sabi niya, tingnan mo lahat ng sakit na kukuha ko. Kasi kilala niya po naman si Janine. Opo. Sabi niya, para ano, gumaling na yan. Tapos sabi, kasi ang asawa po rin niya ay pilay. Opo. Na may brace dati. Uh-huh. Nasa katigasan ng ulo, hindi niya sinuot ang brace. Lalong napilay. Uh-huh. Ah, doktor siya? Doktor po sila pareho, pero pilay po si doktor. Si Dr. Cathy Dizon. Dizon. Oh, okay. Pareho po silang dentista. Okay. So, nagamot ba ng hiling-galing ang mister niya? Hindi pa po nila alam ang hiling-galing nun. Dati po. Okay. So, nakikinig lang sila. Opo. Tapos ni-recommend sa inyo na pumunta. Sabi niya, oh, meron dito sa ano sa lugar natin. So, sila hindi pa sumusubok sa hiling-galing products? Hindi pa po. Kayo muna ang ginawang kinipig. Opo. Tapos yun. Okay. O, tapos? Nung pumunta. Naniwala naman kayo sa kanya. Sabi ko, sige nga, try natin, Janine, kasi wala naman tayong pera. So, sa Las Piñas Outlet po kayo pumunta. Opo. Okay. So, ano po ipinayo kay Janine? Sinabi niyo na hindi pantay ang binte at puputulin para sa operasyon. Sabi niya, nanay, meron pong gamot dyan. Okay. Ito lang po, yung healing food. Ah, healing food, pinainom. Opo. O, papainumin niyo yan. Kasi nakita na payatot si Janine. Opo. Tapos maliit siya sa kanyang edad, opo, sa 13 anyos. Opo, no? Doktora. Mm-hmm. So, healing food muna. At pinainom ng 3 times a day sa opo kanya. Anong naramdaman mo sa healing food? Yun po, parang lumakas po ako sa kain, saka po, yun, okay na po yung pagtulog ko. At di ba hindi ka nakakatulog? Hindi po, gabi na yan, gising pa. Mga siguro mga 1 o'clock. Dahil? Hindi ko po alam kasi... May masakit ba o basta hindi ka lang makatulog? Basta po hindi makatulog. Minsan po masakit yung dito ko sa... Sa binte. Opo. Pero nung uminom ka ng healing food tablet, kahit may masakit pa dyan, tulog ka. Opo. Ayun. Humaba po ang tulog niya. Opo. At hindi ako nadidistorbo. Dati nadidistorbo. Opo. Pag-iyak po niyan, ano masakit sa'yo? Ang lola nga naman to the rest. Ganun lang, ganun po siya. Masakit to, masakit to. Okay. Binigyan din siya ng ano eh, ng herbal vitamins B1, B6, B12. Opo. Para sa magandang circulation ng dugo. Opo. Diba? Opo. At herbal serpentina tablet. Yes po. Kasi may aray-aray na mamagana yung mga joints eh, no? Pero yung tawa-tawa tonic, ay hindi pala kayo naglagaan ng tawa-tawa. Hindi po, bumili yung lang tonic po ka. Kasi wala po akong makitang tawa-tawan dahon. Baka ibang makuha ko. Ah, ganon? Pero bakit yung pinainom ng tawa-tawa si Janine? Sabi po kasi nila, okay daw po yun. Ah, so sinubukan mo? Opo. Nung ininom mo ang tawa-tawa tonic, anong lasa? Wala naman po. Wala po siyang lasa. So hindi ganun kababa ang immune system niya. Kasi pag masyadong mababa ang immune system, pag nag-take po ng tawa-tawa tonic, mapakla, or mapait, or lasang kalawang. Oh. So that time, okay naman pala ang panlasa. Opo. Pero nakatulong ba sa'yo ang tawa-tawa tonic? Nakatulong din naman po.
Okay. Ngayon, sino po ang matiyagang nagahaplos ng iling-iling oil? Si Lola po. Si Lola. How many times a day mo hinihilutan ang binte? Tanghali po, saka gabi. Gabi. Twice a day? Twice opo. A day po. Lola, yun, lalagyan, pagkahilot ko po, lalagyan ko ng warm compress. Opo, yun. At anong nararamdaman mo pag hinilot ni Lola? Ang sarap po. Masarap? Opo. Okay. Nung unang-unang nagpunta kayo sa iling-iling kasi ayaw mo ipa-opera ang binti mo, hinilot ka kaagad-agad. Opo. Ni Lola. Bumili po agad ako. Yung healing oil. Nung first day, may improvement ka bang naramdaman nung hinilot ka ni nanay? Opo. Yung dito ko po sa likod, medyo nawala yung sakit. Kaagad-agad? Opo. Unang hilot. Ang galing mag-hilot ni nanay. Opo. Pero kasi may warm compress at matagal ang hilot ng hiling-galing oil, no? Sa affected area. So, nung una kang hinulutan, naka-braces ka pa eh. Opo, naka-braces ko. Diba? Alright. Kailan mo itinigil ang paggamit nun? After 2 months po. After 2 months, maganda na ang paglakad opo. Mo. Opo. At sinabi mo okay na kay Lola na okay ka na? Opo. Nasaan na yung braces ngayon? Sa bahay lang po. Nakatamba. Ganon? Gusto ko nga po i-donate yan eh. O, i-donate nyo po doon sa... Dapat kasukat eh. Opo. Diba? Meron pong nangangailangan sa healing galing, bibigay namin. Oo, we will let you know, Nanay Violeta. Pero dito po sa kondisyon ni Janine, no, malaki ang tulong na naibigay ng ating ano, calcium-rich food. Opo. Diba yung tinuturo yes. natin? Pagka ang buto ay may problema, may deformities, calcium-rich food. Ano po dun sa mga tinuturo ng hiling-galing ang pinagamit nyong ano? Yung tinik. Yung mga po tinik, piniprito namin. Ulit. Oh, tapos ninuhuyan yung parang chicharon. Ganon. Opo. Yung pong balat ng iklog, nilinis ko po yon, dinidikdik ko po, okay. Sinasala ko po, nilalagay ko sa sabaw. Tapos pinihig sa lahat sa amin. At kayong lahat opo. Na? Opo, lahat. Pati si Lolo. Opo. Okay. Yung paano kayo nakakaipon ng tinik? Sa isda po. Sa isda po. Pero bibili nyo bibili sa palengke. Bibili ko po isda. Okay. Tapos, ang nangyayari siguro, kayo ang kakain ni Lolo ng laman opo. Ng isda. Itinisahin sa akin. Ganun ba? Opo. Yun ang mga joke, pero totoong nangyayari opo. Pala. Anong lasa ng madalas na pagkain ng malutong pinirito, no? Opo, ang sarap. Masarap po siya. Opo. Okay. So, nung nagtetake ka na ng... mga improvise natin na calcium ano no supplement na galing sa tinik ng isda. Pwede rin kasing hindi malutong, 'di ba, pag nilagay natin sa pressure cooker opo. Ng Violeta. Minsan po ginagawa ko yung galunggong